afternoon. Yes, it's 2:29. You're still with me. Gandang kara. Ang nag-iisang chicks ng radyo. Kumain ka na ba dyan? Sana kumain ka na. Ang dami ko namang ulam ngayon. Parang good for three yata itong dalawang pagkain. Diba? Pag nagda-diet ka tapos may baon ka, parang ano, sayang naman kung hindi ko mauubos. Tapos di mo na mamalayan, naubos mo na pala lahat ng kanin. Diba? Kaya kapag talagang diet ka, huwag ka na lang magdala ng anything. Magtubig ka na lang, magfruits ka na lang, magsalad ka na lang. Ayan, para kung gusto mo talagang pumayat, alam mo na, tapos mag-exercise ka after. Wow, healthy living! Totoo ba yan? Ay naku, hello po sa lahat ng mga nagda-diet, lahat ng mga healthy living na, lahat ng mga nagbago na. Sana totoo talaga yung pagbabago mo, hindi etos. Kasi pagsapit ng December, kakain ka na naman ng madami! Diba? Parang ha? Niloloko mo lang ang sarili mo kapag ganyan. Diba, Lene? Kung saan ka masaya. Live na po tayo ngayon on Facebook. Hanapin mo lang. Energy FM 106.7. O kaya naman, DJ Kara. That's DJ space K-A-R-A. At ang ating kwento for today is maraming makakarelate ng mga Pilipino, lalo ng mga OFW. Very ano, timely kasi kadarating lang namin, di ba? So, marami talagang nakaka-relate sa mga ganitong klaseng kwento. Kahit naman dito sa Pilipinas, nangyayari talaga to. And we Filipinos, wow, we Filipinos, alam naman natin na talagang likas tayong matulungin. Kaya naman, pagdating sa mga responsibilities sa pamilya, hindi na tayo kailangan sabihan. Parang matik na yun na kapag ka-graduate mo, mag-work ka, tutulong ka sa magulang mo, tutulong ka sa mga kapatid mo. Diba? Kaya talagang nasa atin na yan. Yan ang story ni Ira. But before that, hello Papa Jackson. Yahoo! Ano na? Ay, magaling ka na ba? Pataga mo ah. Lagi akong magaling. Magaling ka lagi. Magaling, nagmamagaling ako. Lagi akong magaling. Wala ka ng dilaw lagnat? Ko? Ano nangyayari? Wala ka ng lagnat? Lagnat, wala na. Wala na. Wala. Pause lang talaga. Mm. Yun ang ano ko, yun ang aking problema. Ayan. Oh, you need more rest. Oh. Time to rest. Well, but anyways. Later is the time to rest, not now. Okay. Anong kwento mo ngayon? Ito tungkol to sa mga ano natin, mga breadwinners. Makaka-relate tayong dalawa. Oo, di ba? Relate na relate tayo dito. Si Ira is graduating, 21 years old. May lima siyang kapatid. Ay, lima sila magkakapatid. Siya ang panganay. Siya ang nagpapaaral. At sa mama niya, siya din ang bumubuhay kasi single mom. Alam mo, para ako yata to eh. Kasi, ang trabaho ni Ira? Ako yata yung totoong sumulat eh. Racket-racket, mga online, tsaka nagtitinda, gano'n, mga bagay-bagay, para makatulong sa... Lima silang magkakapatid o lima kapatid niya? Lima silang magkakapatid. Ilang taon yung bunso nila? Ah, hindi na iniisa-isa. Basta siya yung panganay. So dahil bilang panganay... Asan tatay niya? Hindi na din kinuwento eh, basta single mom siya. Yung nanay niya pala. Single mom yung nanay niya. Oo, so ayun, nafe-feel, nakaka-feel na siya ng pagod. Na usually naman eh, nararamdaman ng mga... Bakit yung nanay niya na-work? Wala, walang work ang kanyang mom. So siya ang nag-work for everyone. At napapagod na raw siya. Tapos parang hindi daw maano sa gastos yung nanay niya. May kapansanan ba yung nanay niya? Nabili ng bili, ganyan. Wala. Alam mo, totoong nangyayari sa totoong buhay eh. Nakapag-alam ng magulang na mayroong anak na nagtatrabaho or kaya namang sagutin lahat... Minsan, di na sila kumikilos or hindi natin alam yung other side of the story. Baka ayaw na din ni mami mag-work kasi yung apat na magkakapatid ng mga baget, siya ang nag-aasikaso lahat kasi lima sila eh. Tapos walang tatay, pwede rin ganon. So bilang si Ira yung panganay, siya na yung tumayong padre de pamilya at ate ng lahat. So nakakaramdam siya ng pagod. Kaya sabi niya, valid ba itong nararamdaman ko? Irresponsable ba ako kung titigil muna ako sa pag-work dahil pagod ako? Yon. At yan ang normal na tanong ng mga taong napapagod bilang breadwinner, di ba? Ikaw ba at some point in your life napagod ka rin? Nasabi mo rin oo na, naman. Parang ayoko na muna mag-work, ayoko nang tumulong. Ganun. Oo naman. Na-feel mo yun? Oo. Sinasabi ko sa nanay ko madalas, nag-rant din ako. Pero hanggang doon lang. After mag-rant, pagod lang. Okay na pala ako. Kasi lang, pahinga lang. Lagi ko naiisip. Ito yung, hindi ko alam kung naalala ng nanay ko sinabi niya sa akin to. Long, long time ago. Mas maganda ikaw ang nagbibigay kaysa ikaw naghihingi. Oh. Alam mo, pag may mga narinig akong ganyan, I keep those thoughts. Eh.
So once upon a time, hindi ko alam, baka lasing nanay ko, nasabi niya sa akin yan. Hindi ko nakalimutan. Na mas maganda yun. Ayun yung mga lessons ko nanay ko. Na, mm-hmm. Oh, yung mga pagtama ka na, huwag mo hayaan maging mali ka. Mm-hmm. Ayan. Okay. Parang, yan sinabi mong yan na huwag mong hayaan na, ay ano, parang okay lang at na ikaw yung nabibigay kasi humingi. Parang yan din yung sinabi ko kayo in English lang. As you struggle, remember, it's far better to be exhausted from lots of effort and learnings than to be tired of doing nothing. Hindi diba? Ko na-gets. Ba't di mo na-gets? Ang lalim eh. Hindi, mas maganda ba? Mas maganda na napagod ka dahil sa marami kang ginagawa. Talagang pinaliwanag mo. Ano ba? Joke ba? Ano? Hindi ko kasi alam kung kailan ka nagsasabi ng totoo. Ano ba? So, mas maganda yung ikaw yung nagpapagod. At least alam mong marami kang learnings, marami kang effort, kesa yung wala kang ginawa at all at wala kang ginagawa at all. Diba? So, normally yan na nafe-feel, but just take a break. Yun lang naman yun eh. And then continue. Alam mo, mahalaga yung taking a break sa lahat ng mga trabaho. Reset. Kaya ako, laging break. Sumobra naman ako sa break. Diba? So, ayun. Mag-reset ka. Mm-hmm. Reset and then, anong tawag doon? Reset, tama. Reset nga. Ano bang, ano? And then ano go bang, on. Ano go ba ang, on with your life. Tawag nito? Ano ba ang gagawin niya, no? Ni... Sino? Ira? Ira. After niyang marinig yung ano mo, payo mo. Alam mo... Itigil ba siya sa obligasyon o hindi? Hindi, gusto niya magpahinga. Kaya tinatanong niya, masama ba ako or irresponsible ba ako kung titigil mo na ako for a while? Kasi sinabi naman niya ng saglit lang eh. Hindi niya sinabing forever eh. What, so, ibig sabihin talagang... What will happen kapag tumigil siya? Hindi kakain yung mga kapatid niya? Ayun na nga. So, kailangan niyang kausapin din yung nanay niya. Kasi hindi naman pwedeng siya na lang lagi. Paano kung wala siya sa mundo? Di ba gagawa at gagawa naman ng paraan ng mga tao sa paligid mo kapag walang ibang inaasahan? So, siguro yung willingness din. At saka alam mo, sa isang taong breadwinner, nakakapagod kasi lalo yung ano eh. Halimbawa, nagbibigay ka tapos di ka na-appreciate. Doon mas napapagod. Ako ah, naniniwala akong doon mas napapagod ang mga breadwinners. Hindi ka na-appreciate, wala ka nararamdaman na sandalan, at feeling mo alone ka. And one more thing, alam mo. Ano? Minsan nakakahaba ng ano, ng yung lakas. Mm. Kapag ka, ikaw yung breadwinner, pero yung mga pinaghahanap buhay mo, hindi lang sa they appreciate what you do, but nakikita mong they're trying to replicate your efforts. Yes, exactly. Kasi mahirap ipaghanap buhay ang mga busang galap. Pagod na pagod ako, pinaghanap buhay ka. Tapos ikaw, pa-chill-chill ka dyan. Diba? Tama, tapos, tama. Diba, you cannot hustle the way I hustle. Tapos, you expect me to waste away my life trying to provide for you. Tapos ikaw, prenting-prenting ka dyan. Nakakapikon yun. Mm-mm. Diba? Sobrang nakakapikon yun. Oo. Kaya siguro dapat talagang humingi din siya ng tulong. Diba? Na, isip ko, ma, diba, 21 siya, di meron siyang kapatid na more than 18 years old. Anong ginagawa nun? Tag-aaral! O, bakit di kayang gawin yung ginagawa niya? Sure ka ba na 18 years old na? Diba? Hindi naman na sinabi sa kwento. Hindi, kwentahin mo. 21 lima. Siya. Lima sila. Meron at meron diyan kayang tumulong sa kanya. Meron at meron niya. Diba? Anong ginagawa nun? Anong ginagawa nung nanay nila? More than that yan, exactly. More than that, kailangan niya kasi maging open sa nanay. Kasi, diba... Feeling ko yung nanay niya walang sakit. Oo. Kasi kung meron, binanggit niya sa kwento. Oo. Hindi, sinabi nga niya na minsan napapagod daw siya kasi may mga gastos na siguro doon din siya napagod na parang wait lang, ako yung nag-work tapos ginagastos mo kung saan-saan na parang ang bilis gastosin. Sa mga breadwinner, lahat ng pinaghihirapang pera, ano yan eh? Kumbaga, importante yan eh. Hindi mo basta-basta maibibitaw yan eh. Diba? Pero pag hindi ikaw yung naghihirap ng pera, mas madaling ibitaw. May solusyon ako. Ano? Patigilan niya ng kapatid niya. Sa mag-aaral? Yes, hindi to. Alam mo kung bakit? Bakit? Pagtapos muna siya. Then she can earn better. Siguro depende yan kung anong setup na. Kasi ako naman, masasabi ko na nag-stop din ako sa pag-aaral. Pero nakatapos ako. Alam pero mo bakit? Patigilan lang muna niya. Kasi if she is the ticket out of the misery, then siya yung hindi dapat mag-fail. Siya yung magtitimon sa lahat ng ano eh. Patigilan niya muna lahat. Tapos magtapos siya. Mm-hmm. Diba? Siya muna yung mag-improve. Siya buuin niya. Kasi alam mo, ito ha. Kara, imagine this ha. Especially, marami na ako nakausap na ganito. Mm-mm. Yung mga breadwinners, normally sila walang natapos. Bakit? Mm-hmm. Inuna nila, patapusin yung mga siblings nila. Bago sila. And in the hopes na pag nakatapos yung mga yon, siya naman ang tutulungan. Mm-mm. I think that's a very, ano, effed up mindset, no? Hoy, grabe ka naman. Effed up mindset yun. Diba? Ang unahin mo, kung ikaw ang breadwinner, unahin mo sarili mo.
Mm-hmm. Magtapos ka muna, patapusin mo sarili mo, tsaka mo sila tulungan. Mm-hmm. Diba? Ano yan eh? Lifesaver, ano, lifesavers, tawag nito, discipline. Mm-hmm. Alam mo ba yun? Lifesavers discipline? Diba nalulunod ka? Mm. Ako yung lifesaver. I dove in sa tubig para i-save kita. Mm-hmm. Ang mga tao nalulunod ka, ra, may death grip yan. Mm-hmm. Magpang nagpanik, hahawakan ka nila, ilulubog ka nila para sila makaya niya. Mm-hmm. Alam mo kung anong lifesaver's discipline? Mm-hmm. Bibitawan ka nila. Kaysa malunod tayong dalawa, ako muna, hindi ikaw lang mag-isa, kasi marunong ka lumangoy. So, ang gagawin ng lifesaver kapag isi-save ka niya, sabi niya sa'yo, huwag mo akong hawakan. Hayaan mm-hmm. mong hawakan kita. So, allow me to save you the way I know how to save you. Mm-hmm. So, sa kwento ni Ira, total, di ba lima sila? Mm-hmm. May apat kang kapatid. Pwesta po muna sila, magtapos ka muna, buhay mo sarili mo. Then you can fully help them out. Mm-hmm. Patigilin mo sila. After all, you don't owe anything to them. Feeling ko dyan tayo magkakaiba ng advice. So, kung yan yung advice mo, ako, I disagree with that. Kasi ako, I think nasa nanay yun. So, kausapin niya yung nanay niya para sabihin na, ma, hindi ko na kaya. Paano yung mga kapatid ko? Kasi ako, kailangan ko ring magtapos ng pag-aaral ko. Kasi graduating na siya. Wala na kwenta yung nanay niya. Ayaw mo mag-judge. Hindi, alam mo kung bakit? Kasi, hindi yan sasulat sa'yo kung may kwenta nanay niya. Hindi aabot niya sa punto sumulat sa'yo. Kung totoo naman niya, na nahihirapan siya. Kung yung nanay niya maaasahan pa niya, let's assume sa kwento na to, yung nanay niya, is not significantly helpful sa kanya. Kasi sulat ba yan sa'yo kung nanay niya naasahan pa niya? Siguro kasi hindi naman din lahat na mga... Ako, naniniwala ko na hindi naman din lahat na nagsasacrifice ay nalulubog. Kasi I've been there. My story is like that. Nagtigil ako sa pag-aaral para patapusin yung mga kapatid ko. And then ako yung nahuli, pero nakagraduate ako. Correct. And then, lots of blessings came in. I know, but not everyone will get the chance. Yes, not everyone. Pero not everyone din magiging ganun ang story. Pero alam mo bakit? Kasi of all the alam mo because you are gifted with many things if you fail say for example you failed in the class hindi ka nakapagtapos in your case nakapagtapos ka pwede ka mag-artiste maganda ka totoo yan it depends on the situation exactly di ba exactly ang point ko meron kang facets kumakanta ka kung hindi ka nakapagtapos tama si singer ka ngayon dabber ka. You have to remember na si Ira has one avenue. She's sending herself to school and she's working. Diba? And if she fails on her own terms, siya mismo ang nag-fail. Pi-fail yung buong family. So, kung kaya niya pa, patigilin niya mga kapatid niya, i-prioritize niya muna yung health niya. Diba? Oh. Parang ikaw, Kara. Oh. Let's apply sa buhay mo yan. Mm. You cannot get sick. Mm. If you stop working, tama? Mm-mm. The entire family will be in jeopardy because yes, diba? Exactly. Same goes to Ira. Nagkakataon lang na ngayon ikaw mas kumbaga nalagpasan mo na yung part na yun. Pero ako naaawa ako kay Ira. Totoo naman, nakakaawa siya. Pero, well, siguro magkaiba talaga tayo ng point of view pagdating sa ganyan. May point ka naman na pero ako, hindi ko kasi kayang patigilin ng mga kapatid ko sa pag-aaral. No way to do that. Kumbaga... Even if that's the only way? Hindi naman siya mamamatay na to life and death Hindi naman ganun Ang issue lang naman is napapagod siya. Itong kwento ba to o na gumagawa ng kwento si Ira? Hindi. Kasi kung meron namang chance para kausapin mo ang magulang mo, bakit di mo muna gawin? Asan pa tatay nila? Diba? Eh, wala nga, hindi nga sinabi sa story. Ano ba number ni Ira? So sa tingin ko, kailangan niya ano sabihin. Ano Facebook niya? Kakausapin ko to. Bumuhin natin yung kwento. Naguguluhan ako. So para sa akin, parang wala naman din kasalanan yung mga kapatid niya. Diba? Ngayon, kung i-give up niya yun, nasa sa kanya naman yun kung talagang hindi na kaya. Kung life and death situation na hindi ko na talaga kaya, and then that's the time na pwede niya sabihin na, tumigil na kayo. Pero kung kaya naman niya, hanggat kayang igapang na sa pagtulong sa mga kapatid, okay lang naman. Lalo na kung mga bata pa yung mga kapatid. Pero ang pinaka-importante kasi dito is yung magulang. Kasi ang responsibility ay nasa magulang, hindi na kay Ira. So, mas nakikita ko siya na mas kausapin niya yung nanay niya na wait lang, wag naman sa akin lahat ng responsibilities. Hindi ka naman may sakit or hindi ka naman anything na na hindi nakakalakad or what. Kumbaga, paano mo rin alam? In-assume ko lang din. Oh, sige. Sabi mo kasi sure ka na walang sakit Sabi mo, ginaya na rin. Sabi mo, sure ako walang sakit yan. Wala naman sure ka, hindi nakakalakad. Akamusa talaga. Halimbawa nga. Alam mo, Ira. Kaya, ginugulo mo kami. Nicole, tawagan mo si Ira ngayon. Sagot ko yung Nicole, ka dito. Kung ireplano yan,
Ako nang bahala dyan, ibubuk ko yan. Kasi hindi tama. Siguro kanya. Pinatalo na natin si Ira. Hindi naman. May kanya-kanya lang tayong point of view. Pusa talaga. Oo. May kanya-kanya lang tayong point of view sa mga bagay-bagay. Kasi kung ako talaga si Ira, hindi ko din kayang gawin yun sa mga kapatid ko. Dahil kaya ko naman eh. Napapagod lang ako. At sabi ko nga, ang isang taong breadwinner, napapagod lang yan kapag hindi niya nararamdaman yung support system, lalo na sa magulang mo. Or for example, yung perang kinikita mo, napupunta sa kung saan-saan. Diba? So you have to save up for yourself din, Ira. Kung halimbawa 100 pesos yung sweldo mo, huwag mo ibigay yung 100 pesos sa buong pamilya mo. Ibigay mo kahit half or 40% para sa sarili mo. Madaling para may sabihin nasisave yan. Paano ko ang kailangan ng family? 100 pesos. Hindi, alam mo kaya hindi, kaya sinasayang madaling sabihin yan kasi minsan tinotolerate natin yung mga bagay-bagay. Diba? Wait! Bakit ako? talaga ba? Hindi ako. Ganyan ka masutong buhay? Ay, teka ka, ay siya. Bakit ikaw? Hoy, kaya nga, yung payo ko. Dahil yung payo ko. Pigilan mo nga ako. Sinasabi. Hindi, para kay Ira. Kumbaga, hindi tayo nag-walk the talk. Teka. Di ba kasi merong Hoy, makinig ka muna. Di ba merong kasabihan na you're teaching people how to treat you kapag tinotolerate mo yung mga bagay-bagay. I am a proposition. Oh. Alam mo, that is the wrong. Ito, ha? Ano? Yan, that's culturally wrong in the Philippines. Ay, totoo naman yan. Alam mo, sa Pilipinas, sorry ha, mga pangga, I appreciate ng Pilipinas, di ba, that we are so close sa family knit natin. Di ba? Oo. Di ba, nag-asawa na't lahat, nakatira pa rin sa natin, siksikan, ayaw maghiwalay. Di ba? I mean, yun, common family tradition yan eh. Pinaparinggan mo ba ako? Hindi. Diba? It works for some. It doesn't work for some. It works for some. Doesn't work for some. Pero yan tayo eh. Diba? But, alam mo ba na itong pagkakaroon ng ano ng yung siksikan sa family, nag-umpisa yan sa mga long houses. Alam mo yung history ng long houses? Naku, haba. Okay. Ang mga traditional long houses, Kara, ito yung literal, mahahabang bahay. Diba? Na pwedeng mag-accommodate ng 10 hanggang 15 pamilya. But that's no longer the case now. Kasi noong unang panahon, Kara, pag nakatira kasi sa longhouse, halimbawa, ako yung pinaka-tatay, ikaw yung pinaka-nanay, meron tayong 10 anak. Yung 10 anak natin, meron ng mga pamilya. Mm-hmm. Pwede silang tumira doon sa longhouse na yun. Mm-hmm. Provided that, di ba, ang lahat ng family members will have a task. Iyon, may task. You are gonna go for hunting. Ikaw, magpastol ka ng kambing. Yung mga babae, gumawa ng pagkain. Yung mga lalaki, may task ang lahat. Nowadays kasi, we give support nang walang task. Wala tayong inaantay na kahit anong gagawin. Minsan makiusap ka pa na magugas ng pinggan. Ayaw pang gawin. Ikaw nagpapaaras. Sarap sampalin ng alpombra. Oh, tsaka alam mo, 'di ba, walang task. Kapag alam ng ibang family members na ikaw yung lagi naglalabas, sitting pretty na sila. Yan, ito mamalupit. 'Di ba? Alam mo, I am guilty with this, no? Very passionate ako pero guilty ako din. Alam mo, minsan ginagawa to. Kita niyo ha. Ito ha, makinig. Naku, talaga. Oh. Ano nakikita mo sa mga bata ngayon na umiiyak sa mall? Ano? Yaya, bigay mo yung iPad. Ang bobo, 'di ba? Ang tanga. Bakit? Alam niyo bakit? Bakit hindi ba normal umiiyak ang bata? Mm-hmm. Ngayon, ano nangyari? Ginagratify mo ngayon yung pag-iyak. So, pag habang lumalaki yan, iiyak lang yan. Makukuha niya gusto niya. Hindi na niya alam yung pagtitiis. Tapos, magreklamo tayo na meron tayo snowflakes generation. tayo gumagawa. Kaya sa mga magulang, huwag din masyadong spoiler sa anak na lahat ng gusto, ibibigay mo. Sabihin mo sa akin yan! Ha? Hoy, makapagano ka, ikaw spoiler ka din. Hindi, kasi tinuturuan nyo yung mga anak nyo maging tamad at tinuturuan nyo yung maging anak nyo na maging weak. Alam mo kung bakit weak? Kasi ibig sabihin, madali nila nakukuha yung mga bagay-bagay. Hindi sila dumadaan sa butas ng karayom na para point, makuha mo yon, pinaghihirapan mo. Na only a bread, eto malupit, only a breadwinner understands. Yes. At ito ang pangit na trait ng isang breadwinner na Filipino. Oo. Iba kasi ang breadwinner sa ibang bansa. Mm. Pag breadwinner kasi sa ibang bansa, diba, you are tough in a sense that I do this for you, I scratch your back, you scratch mine. Okay. Sa Pilipinas, hindi. Ayoko maramdaman lang yung naranasan ko, kaya bibigay mo sa kanila lang ng ngayong ibigay. Very well said! Magpapakakubad.
Pagpapamumangon ni Maling, mamatay ako sa pangon. Ganon. Okay, pero turuan nyo din yung mga family members nyo, pamangkin nyo, anak nyo, na matutong magkusa, matutong magtrabaho on their own, matutong wag hingi ng hingi, wag nyong ispoil. Kasi balang araw, makakatulong yan sa pagkatao nila na maging strong sila at hindi lahat ng bagay ay makukuha nila ng ganong kadali. Kasi sa mundong ito, mahirap po yung mundo. Ang mundo ay hindi talaga madaling makuha yung mga bagay na gusto mo unless pinanganak ka mayaman. Tama, with a silver spoon. Diba? Pero sa kanya itong gulo na ito. pero kung hindi ka naman ganun kayaman, ay wag mo i-spoil ang pamilya mo. Diba? Hayaan mo silang dumaan sa mga struggles, sa mga challenges para matuto sila kung paano maging strong unless tinuturuan mo sila na maging mahina. Alam niyo ba ang pag-iyak ng sanggol ay nakakalakas ng baga niya? Bigyan mo ng ano, yaya, yung iPad oh, para tumigil, maglaro siya ng Candy Crush. So hindi na ano, kumbaga, alam mo, yung ano, attention span, saka yung gratification ano natin, mixing na, no? Iyak ka lang, uungot ka ng konti, you get what nakuha you want. Nakuha mo. Oo, di ba? Kaya, alam mo, whether I will be hated or not, our society nowadays, our younger society, our younger generation nowadays, di ba, mixing ang ating threshold. Mm-mm. Ang ating pasensya. Totoo. Diba? Pero ito yung one thing na kailangan lang ng mga breadwinners. Kaya kung meron kayo sa pamilya na breadwinner. Oh, going back pala. Line na natin eh. Kaya nga, napunta tayo sa history, sa ganyan. Ewan ko sa papa mo. Alam nyo, ito lang ang sagot to. Para sa mga pamilya na meron kayong isang breadwinner, hindi lang, yung mga ibang breadwinner, hindi sila minsan nagsasalita. Kinikim-kim nila. Kasi ganun sila katapang eh. Na kaya nilang i-ano lahat. Pero ang maitutulong nyo na lang, i-appreciate nyo yung simple thank you, yung simple help, yung simple question na okay ka lang ba? Kailangan mo ba ng tulong? Or anong maitutulong ko? Napakalaking bagay po niyan sa mga breadwinners kasi yun yung gusto nilang maramdaman na may someone na meron din silang masasandalan. Kasi sila na mismo yung sandalan ng lahat eh. So gusto rin nating ma-feel na meron din pala akong masasandalan. Naku, lalo ngayong Pasko, Kara. Diba? Diba? Yung mga breadwinners pa hihingan yung regalo? Buong taong kayong ano, tinustusan! Bigyan nyo sila ng something. Ngayong Pasko, sino naman regaluhan nyo? Oo, totoo. Diba? Buong taon! Bayad ng Meralco, ng bahay, ng tubig, ng internet. Nag-sacrifice. Binaaral kayo, Pasko. Pwede ng bagong sapatos, kuya, bagong sapatos. Sila pa rin, diba? Sila bigyan ninyo! Oo, iparamdam nyo naman sa kanila. Alam nyo, na-special sila. Babaing kayo. Iparamdam nyo sa kanila na deserve nila, na i-treat nyo ng maayos, special sila. Kasi yan ang kailangan naming mga breadwinners. Diba? Ang tagal mo kang pakalma. Talaga, wala kang ano. Ang gusto nyo pag ganyan, dadampihan mo ako ng lips sa pisngi. Hindi na, okay na. Dampi lang eh. Oh, ayun lang. So, Ira, and sa mga breadwinners naman din, mag-save up kayo para sa sarili nyo. Alam nyo kung bakit. Kasi pag natapos ang lahat ng ginawa nyong tulong sa kapwa nyo, sa kaibigan nyo, sa pamilya nyo, hindi laging nasusuklian yan. At tama naman din na hindi mag-expect. Kasi ginawa mo yan, hindi bilang business eh, na walang in return, hindi yan investment. Tulong mo yan, pero masakit din na maranasan na after all, eh sa dulo, mag-isa ka, wala kang pera, wala kang someone, wala nang nasa paligid mo. Yun ang pinakamasakit sa lahat. That's why you have to save up for yourself. And you have to be ready for your future. Kasi kung sila, niready mo yung future nila, bakit yung sa'yo hindi? Ikaw ang priority mo dapat. More than anybody else. Oh, yun yung sinabi ko. Kaya nga. Anak lang ko siya talaga. Sabi ko nga kung kinakailangan ng patigilin nga. Wala, hindi doon sa pagtigil. Sabi ko lang, priority. Alam mo, mag-agree ka rin lang pala sa akin. Umaga pa tayo. Hindi ako nag-agree pa din na patigilin niya kasi hindi ako ganun. Sabi mo lang eh, priority niya sarili niya. Sabi ko, save up for yourself, for your future. Pero yun kung nga yung paraan. Hindi ko sinabing, isacrifice niya yun. Pwede naman siyang tumulong nang binibigyan niya din yung sarili niya. Why argue about something that obviously you agree with me? Hindi ako nag-agree nga. Magkaiba nga tayo sa part na yon. Ang sinasabi ko lang, you have to save up for yourself para hindi ka kawawa sa dulo. Hindi ko sinabing mag-stop ka para ikaw lang atupagin mo. Kasi kung feel mo na kaya mo pa naman tumulong sa kapatid mo, why not? Pero kung life and death nga, situation na hindi mo talaga kaya, that's the time you have to decide. Yun yung sa akin, gets? Yun lang. And alam mo, kanya-kanya kasing story ng buhay yan eh. May mga tao na hindi kaya, may mga taong kaya. Diba? So, na kay Ira na yan. Diba? But,
More than that, Ira, you need to talk to your mom. And then number two, you need to rest for a bit kasi kailangan mo yan. Kailangan mo ng peace of mind, kailangan mo ng hangin para sa sarili mo, and kailangan mo ng i-prioritize ang sarili mo din. Hindi always out, di ba? Kasi in time, pag tumanda ka, minsan naman yung ibang tinulungan mo makakatulong sa'yo, pero minsan din, yung mga tinulungan mo, nawawala na ng parang bula. Aww. And that's the reality of life. That's why. Diba? Nawawala na sila ng parang bula na parang, anyari. Pero wala, ganun talaga ang buhay. Hindi lahat ng naibibigay natin ay naibabalik sa atin. Pero alam mo, one thing is for sure, naniniwala ako. Na kapag matulungin ka, na kapag nagbibigay ka, hindi ka madamot, hindi man lagi maibalik. Meron. Hindi man maibalik nung taong mga tinulungan mo sa buhay mo. Iba magbabalik. Iba ang magbabalik ng blessings. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi God knows your struggles. Hindi siya natutulog, hindi natutulog ang Diyos. So alam niya kung paano ibabalik sa iyo 'yon in a different way. Alam mo kanina, mga taong natulungan mo, diba? Bigla nawawala minsan. Relate ka ba dyan? may nabasa lang akong quote. Oo. Oh. Because sometimes people pretend you're a bad person. So they don't get so they don't feel guilty about the things they did to you. Wala namang kinalaman, nabasa ko lang. Pinost ni Carlos. I feel you. Sige na nga, bago kung saan pa tayo makarating dito. Mag-ano pa tayo, Arnold, emotional aga, tayo aga, dito. Aga-aga, ina-high blood ka. Lagi naman po siya. Ito nga inaantay niyo sa akin eh. Osha, sige na nga. Basta Ira, think of yourself always. Tamang tumulong pero isipin din ang sarili. Parang hindi nakikita ng mga DJs sa mga comments. Tayo nag-uusap. Yan naman sabi, ang purpose sabi. Din. Kaya lang mag-usap-usap yan. Kaya mag-usap-usap sa air. Alam mo, naiyak nga si Ira habang nagkikwento kanina. Talaga ba? Ang galing naman ni Ira, umiyak ko. Hindi, ba't ikaw ba? Hindi ka naiyak minsan na bigla kang napapagod? Iyakin ako. Oo, alam ko. Ha? Mas iyakin ka. Pwede ka lang, pwede bumate. Sino? Mabatiin ko lang yung mga taga-Veg Fest Pilipinas kahapon. At saka yung mga magpapadalaw daw sa akin ng magilaw ka kasi papadalan ka rin. Nang alin? Nang pagkain. Pagkain. Papadalan ka daw nila ng mga vegetarian. Oo. Yung mga taga-farm assist. Hello po. Oo, si Ma'am Casey. Kaya nga sabi ko, pa-picture ka kay Nadine. Nandun pala si Nadine tsaka yung si Nadine ka? Boyfriend nagkwento niya. Nagkwento nga kami Nadine tsaka yung asawa niya. Totoo ba? Oo. Sabi mo hindi. Isang table lang, pero maiksi lang. Anong sabi? Kasasabi. Pinakilala ako. Anong pangalan ng husband niya? Si, ano yung pangalan? Ano yung spelling eh? Si Arjo. Ano yun? Jo, ano? Magkamali ba? Si ano? Iba yung patunog eh. Oo. So, personal? Oo. Ano na kapagkwentuhan? Pinakilala ko. This is Papa Jack. Papa Jackson. Oo. A DJ. Nadine used to be a DJ as well. So, nagkwentuhan kami na din. Saan siya nag-DJ? Sa Monster daw. Pero short stint lang. Okay. Nag-DJ siya for a while. Kami. Tapos natumahimik na ako kasi wala na akong topic. Nasa kwento. Oo. Baka tanungin nila ako eh. Diba, ng mga scientific terms ng taga Siargao na pala sila nakatira, diba? Oo, doon na sila. Na. Island girl na pala ang mama na din natin. Totoo. Mm-mm. So, ayan. Diba? Meron silang business wine eh. Oo. Pang vegetarian eh, pang vegan ganun. Okay. So, hello po sa mga nakasama ko kapon. Ma'am L? Si Chris Baru, bigbigasin? Chris Baru? Hindi ko maano yun. Yan, sige yun. Ayun, Ma'am L, Jay, tawag nito, teka lang, baka mamaya, magkamali ako. Ma'am Ella, hello po sa iyo. Si TJ, ayan, ng Veg Fest Pilipinas. Thank you po. Yung aking co-host, si Pichi, ayan, thank you po. At yung mga, tawag nito, yung mga nakasama ko po dyan kahapon. Thank you very much po. And salamat for having me. Kahit masakit ako, nilabang ko yan kahapon, kara. Oo nga. So, thank you po. Ha? Hello po sa mga brands dyan ng mga na nakita ko kahapon. Sabi, kunin natin model yan. Gumanon sila. Talaga ba? Oo, kasi naman nila vegetarian. Well. Pero baka mag-shift na ako eh. Ano? Ewan ko ha. Oo. Ewan ko baka matuloy ako mag-vegan. Kaya kinakabahan ako. Kasi vegetarian na ako eh. Kala ko ba ang gusto mo lang walang pinapatay? Oo. Ito na. Hindi ko alam. Tutulog ko na ilang araw. Tingnan ko kaya ko i-give up na isang
Linggo, kung kaya, tutuloy ko na. May impact sa akin, psychological kasi ako. Yung impact niya. Pero ang dami ko nakita ang bagong pagkain kasi. O sige na, 2:59 na, mag-alta si Jimbo. Super overtime na tayo. Ano sila? Wala, stress na. Ah, sorry. Bye-bye. O sige na, paalam na. Maraming salamat. May bukas pa naman, 12 noon to 3 p.m. Ako po mga kapiling nyo. Ah, nag-iisang chicks ang radyo. Walang iba kundi si Kara. Susunod na po si Sheena at si Jimbo. Dito lang sa number 1, 6.7 Energy FM. Panggawag mo sabihin radyo, sabihin mo. Energy!